at sinabi ng Diyos, narito, binigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At magbaon ka ng lahat ng pagkain na kinakain at timbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noah ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos ay gayon ang ginawa niya. Genesis 6 verses 21-22. Man's diet after the flood, pinahintulutan ng kumain ng karne si Noah at ang kanyang pamilya at gayon din ang mga hayop sa kaparangan. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Genesis 9 verses 3 and 4. Maruruming hayop ay hindi pwedeng kainin. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, verse 1, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, verse 2, gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa karumal-dumal nga sa inyo. Ang liyebre sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak datapwat hindi ngumunguya karumal-dumal nga sa inyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal nga sa inyo. At magiging karumal-dumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga yan at ang bangkay ng mga yan ay aariin ninyong karumal-dumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumal-dumal sa inyo. At sa mga ibon ay aariin ninyong karumal-dumal ang mga ito, hindi kakanin mga karumal-dumal nga ang agila, ang agilang dumudurog ng mga buto at ang agilang dagat. At ang lawin at ang limbas ayon sa kanyang pagkalimbas. Lahat ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak. Ang avestrus, ang kotakabras at ang gaviota at ang gavilan ayon sa kanyang paggagavilan. Ang maliliit na kwago at ang sumurmuho at ang malaking kwago. At ang kwagong tila may sungay at ang pelikano at ang buitre. At ang sigena, ang tagak sa kanyang pagkatagak at ang abubilya at ang kabag-kabag. Lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay marumi nga sa inyo. At ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubwit at ang daga, bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak. At ang puko at ang buwaya at ang butiki at ang bubuli at ang unyango. Ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo sa lahat ng umuusad at sino mang makakahipo sa mga iyan, pagka ang mga iyan ay patay ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. At bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karumal-dumal, hindi kakanin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kakanin. Sapagkat mga karumal-dumal nga, huwag kayong magpakarumal sa anumang umuusad o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan na anupat huwag kayong mga hawar iyan. Clean animals, makakain mga hayop.
At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Clean beast. Ito ang mga hayop na inyong makakain, ang baka, ang tupa at ang kambing. Ang malaking usa at ang maliit na usa, ang lalaking usa at ang mabangis na kambing, ang pigargo at ang antilope at ang gamuza. At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Ang mga ito ay inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang mga may kaliskis at paliktik ay inyong makakain. Clean birds. Sa lahat ng ibong malilinis ay makakakain kayo. At ang pagkain ni Salomon sa isang araw ay 30 takal na mainam na harina at 60 takal na harina, 10 matabang baka at 20 baka na mula sa pastulan at 100 tupa, bukod pa ang mga usang lalaki at babae at mga usang masungay at mga pinatabang hayop na may pakpak. Pinaulan na naman niya sila ng karne na parang alabok at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat at pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento sa palibot ng kanilang mga tahanan. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti at ibinigay niya sa kanilang ang kanilang pita. Clean insects. Gayunman, ang mga ito ay inyong makakain sa lahat ng may pakpak na umuusad na may apat na paa, ang mga may dalawang paang mahaba bukod pa sa kanilang mga paa upang kanilang ipanglukso sa lupa. Sa kanila ay makakain ninyo ang mga ito, ang balang ayon sa kanyang pagkabalang at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton at ang kuliglig ayon sa kanyang pagkakuliglig at tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong.